Ako'y naiis laban sa yelong ibis at pantay ang laban. Pareho silang namatay nang walang pag-aalinlangan. Pikita natin dito si Yuzong na naka-dragon form at hirap tayong patay ito aminin natin. At napakalakas ng livestream na ito. Personally, nakalago ko na to at kayang-kaya niya ang lima ng walang pag-aalinlangan. Kaya easy savage yung lima ito guys. Huwag na huwag nang didikita. Napakalakas ng livestream. Mas malakas pa sa Tamus. Promise, maniwala kayo sa akin. Ito naman si Chu, mukhang pagtitripansin na natin na natin. Shit, may nag-crespo sa kanyang jawhead. Kaya-kaya ni Chu to. Tingnan natin. Ay? What the f- Anong nangyari? Bakit? Bakit ganun? Nasa taas si Chu lumulutang. Bagong bag ba ito? Parang astig siya. Parang lumulutang talaga, oh. Nalilito yung kalaban. So, advantage ni Choto. Nalilito yung kalaban. Parang delay yung animation. Sana i-fix na ni Monton to kasi kawawa naman yung naglalaro. So, ang next ay si Kadita. So, pag sa pagyangan nyo na to, ingat-ingat tayo sa pagpasok sa tower, lalo na kapag may prangko ang kalaban. So, tingnan natin kung kakayanin ni Kadita to. It's 1v3. Tingnan natin. So, ayun. One down. Napatay niya na yung isa. So, dalawa pa ito, guys. Tingnan natin. Ayun. Eh, tumagilid yung ano nung helper. So, easy triple kill siya, guys. Atin kung makakaligtas si Aldous, kaya mo yan! Na one hit siya guys. The next is Esmeralda! So yung hero na to, napakakuna nito guys. Huwag kayo magdidikit-dikit kapag kinakalaban niya to kasi kinaagaw niya lang yung armor niya guys, lalo na yung mga tank dyan, lumayo kayo kay Esme. Hindi, ma-easy savage kayo sa kanya. Tulad ng nangyari sa video na ito. That was nice. So, makikita natin si Dragon. Ano kaya ang itsura niya nung bata siya? What the fuck? Yung araw ni Selena yan. Matali yung magumuha na ito, guys. So, ito yung clip na how to glitch daw. Kasi sa brawl, bawal tayong pumasok ulit sa base kapag nakalabas na tayo. So, yung drag na ito, mukhang susubukan pumasok ulit ng pasaway na ito. Tignan natin. Wow, nakapasok siya. So, try na lang natin, guys, kung totoo to. Kasi, hindi ko lang alam. So, makikita natin si Mia, naghahanap ng kanyang Romeo. So, nagpa-farm siya. Sino kaya ang papatay sa kanya? So, yung Jusho niya at may yung magiging predator niya. So, darating kaya ang kanyang Romeo. Ayun, si Jusho. Si Jusho ang Romeo niya. Sana po may Romeo sa ML. Tingnan natin ang galing ng Guinevere na ito. So, ayan. Wow, nag-SS siya para ma-imbium siya doon sa mga crowd control skill ng tank. So, ang galing nito. Dapat ito yung ginagaya natin, guys. Matalino siya. So, tingnan natin kung makakakuha pa siya ng Savage. Tingnan, napaka-low HP niya. Tingnan natin.
Hindi na, tapos nakakapatay pa siya. So, nakasabay siya pa. So, unexpected to. Dragon na hinahabol si Parzo. So, naging ibon si Parzo. So, parang movie to. Nagka-travel ang ibon at dagon. Pero ang reality nito ay magkalaban sila at gustong-gusto nilang patayin si Parsa. Makikita natin sa mga clip na ito, mga hindot na player na naghahanap ng kanilang Romeo dahil sa kanilang katakawan sa kill, kaya namamatay, nagigigil ako. So, tingnan natin ito, ililigtas ni Leslie si Jushon. Ayan. Huwag kasi tayo minsan maging pabida, kaya napapahamak tayo. Ang Aldo sa ito ay isusugal ang kanyang buhay para lang makapatay. Tignan natin kung saswerte siya kay Helcurt. Boom! Hindi po siya sinwerte. Si Kagura namang hapansin ng malalanggal tulad ni Hans in ng mga malalanggal at paslangin silang lahat. Ang pagsayaw ni Yushan, Chu at Alucard. So medyo pinakbita dito ay si Chu. Medyo ang batuloy ng pagkakasayaw niya. Nakakatawa siya guys. Oh, this is the Miss Universe candidate of Mobile Legends. Wala kami mag-isa lang. Basta kami ay rarampa. Gnern. Clip na ito, makikita natin ang kahanalan ni Kaja mukhang dragon dahil siya nagbigay ng way para mapaset ang Tigreal ng kalaban. So, Winnie-Ridge, tumakbo ka lang! Solo-solo kong pader na mahihirapan si Fanny. So, inis na si Fanny. Sad naman. Clip na ito ay makikita natin ang pagiging underrated mage ni Nana. At alam naman natin kasama siya sa Auto Boundaries nung last season, kaya hindi na tayo magtataka kung malakas ang hero na ito. At kapag na-activate ang passive ni Nana, magiging itong maliit na impacto na napakirapulin na pwede ka pang mamatay kapag hinabol mo. Kaya huwag malitin si Nana dahil kayang-kaya niyang bawiin ang epic comeback. Goodbye points! Ito na naman! So makikita na naman si Aldous na madadali ka na naman dito. Boom! Sabi ko na ba? Sa clip na ito ay makikita natin ang pagiging sweet ng buong ito. Nililigtas nila ang isa't isa. Don't touch my ranger! Napaka-sweet naman yun sana. Oo. At si Granger naman, don't touch my birdie. Hindi yung mga piling na bobo ni kasangga mo, kaya sumasayaw ka na lang with jungle. Ganyan na lang kung gawin natin kapag tatanga-tanga ang mga kasama, guys. Ito yung clip ng magaling na Franco na napaka 100% prediction. Nakakatakot talaga guys yung mga ganitong prangko. Hindi mo masisiguro ang iyong kaligtasan. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ito. Kapag nahukan ito, sure napatay ka na. At dadaling ka nito sa hell. At wala ka nang magagawa doon. So personally, mahirap talagang i-predict yung hook ng Franco. So, kailangan natin ng iba yung pag-ensayo para ma-achieve ang nasa clip na ito na may tuturing natin pro clip ni Franco. Ito ay pwede na tayo gumawa ng mga montage dahil ang galing talaga ng Franco na ito. So, mag-ingat lang tayo kung mag-dodge tayo nito. Kailangan lang natin lumiko-liko para medyo
Hindi tayo ma-predict ng mga prank user dyan. Mga oras na malapit nang matunaw yung base na isang tira na lang ng minions. Pero wag na wag kayong susuko dahil totoo ang epic comeback. Konting tiyaga lang guys. Konting death lang. At patay niya yung pinaka-damage nila. So makikita natin sa clip na to na ma-epic comeback ng marksman nila. Yung laro na hindi natin expected. So yung golden lesson natin dito ay huwag na huwag tayong susuko. Kahit nakapuranggit na lang ang buhay ng base natin guys. So ito yung tiyaga. Ito yung napapala natin kapag nagtsatsaga tayo guys. Isang malaking thank you sa MM na to dahil nabuhat mo yung laro.